Mga kapakyut, good afternoon. Dito kami ngayon sa Victoria, sa tindahan na kung tawagin ay itlog ni Kuya. So late lunch kami, 1:30 na. So titingnan natin kung ano yung mga makakain dito, bukod sa titikman natin ang itlog ni Kuya, kung mas masarap kaysa sa itlog namin. Okay, mga kapakyut, yan, titingnan natin. Yan, mga kapakyut, itlog ni Kuya. Itlog ni Kuya, itlog ni Pakyut. Titingnan natin kung... Titingnan natin itlog ni Pakyut. Itlog ni Pakyut. Itlog ni Pakyut kung gaano kasarap. Saan ba? Saan ba? Dito, dito o doon, sa kabila. Dito? Okay. So, dalawa kasi eh. Dalawa kasi yung tindahan. Ah, dito. Itong unang ano, itong tindahan na to, ito yung ano, para sa mga pasalubong. Ayan. Tapos yung dine-in, dun sa kabila. So, nagsaserve din pala sila dito ng ano, ng Peking duck or bibe. Buhay pa, papatayin nila. Iluluto pa lang. Oh, laki ng itlog ni Kuya, oh. Wala sa... Meron kang 15,000! So, mga kapakyut. Mga kapakyut, dito yung ano, dito yung dine-in ng itlog ni Kuya. So, check natin kung ano ba yung mga pwedeng orderin dito. Puro sa tindak dito, ano ba? Ayan. Ano, longganisa. So, crispy fried cherry peking duck. Ano kayo, peking duck? Peking kinulob. Itlog na maalat, yummy leche flan, kinulob na itik, kalderetang itik, duck tofu. Aba, iba yun ah, duck tofu. Ano yung duck tofu, miss? Ha? Ano pala yun? Akala ko, hindi pala yung naririnig ko na. Adobong itik. Okay. Daksi ng palukan. Ayos ah. Sit canton. Duck tofu. Ano kaya yung duck tofu? Ha? Ah, tatanong natin dun sa ano. Ayan oh, talagang social distancing oh. Tigitigi isang ano. Walang kopyahan, para mag-e-exam ang ano, arrangement ng table, oh. Oh, oh. Oh, oh, bigayan ng ayuda din eh. Bigayan ng ayuda. Kuya, ano yung ibig sabihin ng duck tofu? Hindi po available, sir. Ah, pero ano yun? Kung available siya? Duck po na may tofu. Ah, karni ng duck tapos may tofu. Ah, okay. Akala ko naging... Ay, ano lang available? Okay. Sige mga kapakyut, order muna kami. Mga kapakyut, nakakatuwa dito sa ano, dito sa itlog ni Kuya. Talagang ano oh, social distancing oh. Tingnan mo. Para sila mag-e-exam oh. Para talaga sila mag-e-exam oh, isa lamang sa isang table magkakalayo. Oh, walang kopyahan ha. Oh, walang kopyahan ha. Oh. Ah, magkokopyahan kayo ha. Basahin mo na. Malapit na exam. Darating na. Oh. A few moments later. Ah, mga kapakyut, ang in order po namin is fried bibe or peking duck at saka kalderetang itik. So, tikman po natin yan. Kaya taga. Kakamihin ko na to. Ha? Oh! So, ano yun? Mga kapakyut. So, titikman na natin yung ano. Ano ito yun? Po yung kalderetang ano. Kalderetang itik. Ito po.
Ah, ito yung topic. Okay na ako. Hindi, kunin mo to. Oh. Makakaubos eh. Oh. Paano ko maubos? Tapos po, yung pritong bibe. Okay. Pritong bibe or peking duck. Crispy po. Siyempre, ang itlog ni Kuya. Kaldere, pang-itik. Yung kalderetang itik, hindi siya masyadong, hindi naman siya hilaw, luto naman siya, pero hindi siya ganun ka, yung humihiwalay yung laman sa buto. So, sakto lang po. Yung bibi po, ano, crispy. Crispy yung balat, oh. Kailangan kamayin kasi ano, plastic kasi yung fork and spoon. Per order po, 110. Okay na po. Hindi ko po na itanong pero tingin ko po itong kaldereta is baka nasa ref tapos iniinit na lang po sa microwave. Paano mo sabi? Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. So,
Baliw kaya ito eh. Yan, nakalagay sa microwaveable. Pero okay naman po yung ano, lasa. Kahit kung bibig kasi ano, crispy. Thank you.